Hi future pianists and keyboardists, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, aaralin natin yung kantang Beautiful in White ng Westlife na nirevive naman ng kanilang isang member na si Shane Phelan. Okay, but before that, kung tayo ay bago lamang sa ating channel, you can hit the subscribe button and the notification bell as well para updated po tayo sa mga new uploads natin na videos. Okay, but before that, shoutout muna tayo kay Jeanette, isa sa mga subscriber natin na tumutugtog din ng piano. And you can also check her YouTube channel. May mga covers din siya doon na kanta. Especially if we are super beginners, pwede nating kuhanan ito ng inspirasyon kung paano siya tumutugtog ng piano. So you can subscribe to her YouTube channel. Okay, so without further ado, let's start. So para sa lesson na to, aaralin natin yung basic chords pa rin. Isasama na rin natin dito yung advanced chordings natin at yung mga tips and techniques na pwede natin gamitin para mas mapaganda yung kantang ating tutugtugin. So it is for super beginners at saka sa mga advanced players natin. Para sa kanyang intro, ito yung kanyang chords. Tutugtugin ko muna and then saka ko siya idedemo. Diba parang katunog lang siya ng canon. Ganun din yung intro ng canon. So ang ating ginamit na notes dito, pati chords, sa left hand muna tayo, ay D, A, B minor, F sharp, G, D, G, A. Okay, take note, basic chords lang yung ating ginamit. And then, tsaka naman natin lapatan ng melody sa kanan para sa intro natin. Pagsabayin natin ulit. So observe natin yung timing and then let's proceed to verse 1. So para sa verse 1, tutugtugin ko muna uli siya. Tsaka natin siya i-explain or i-demo. Para sa basic natin. That is for the verse 1. And then actually kung itutuloy natin yung sa verse 2, the same lang din naman yung chords niya. Ito lang din siya. Pareho lang, di ba? So, titingnan natin, isa-isahin natin. Para sa left hand, pareho lang din yung ginawa natin sa intro. Kung ano yung ginawa natin sa intro na chordings natin, kung paano natin siya pinlay, the same lang din yung gagawin natin sa verse 1 pati sa verse 2. Actually, pati hanggang chorus, the same pa rin siya. And then sa ating kanan naman, ito yung kanyang melody. Okay, that is for the verse 1 and then for the verse 2.
So tututuwin ko ulit. And then verse 2. And then para sa advance naman, kung tutugtugin natin ng advance itong verse, gagamit tayo ng arpeggio. Octave and arpeggio, gagamit tayo sa left hand. So pwede nating subukan yung ganito muna. Isasabayin na natin yung sa kanan. Observe natin yung left hand natin, pati yung timing sa kanan. Para sa mga advanced players po ito. That is for the verse 1. And for the verse 2, pareho lang din. Okay? So that is the one of the ways kung paano natin tutugtugin siya sa advance. Meron pang isa. Ito pa yung isa. Kung gagawin natin, babalik lang tayo. Ito yung una, di ba? And then ito yung pangalawa. Napansin natin, bumalik lang tayo din sa A. D, A, D, A. Okay? And then A, E, A, E. And the rest of the chords, ganun lang din sa left hand natin. So kapag yan, pinagsama-sama natin ulit with the right hand. Verse 2. And then, let's proceed with the chorus. So, tutugtugin ko muna yung kanyang melody. Kasi alam na natin yung sa left hand. Yung sa left hand natin, ganun lang din. Bagsak-bagsak lang din kapag sa ating basic chords. Ay, pareho lang din yan. Okay? So, meron ng pagbabago ng chords. Kanina, dumaan tayo sa G, D, and then G, A. Pag sa chorus, bagsak niya ay G, D, tapos A. Hindi na tayo babalik din sa G. Okay? So, para sa right hand natin, melody ng ating chorus. Babagalan ko muna. That is the first line ng chorus. And then the second line, pareho lang din. And that's it. So, mapapansin natin dito, okay? So, listen very carefully. Mapapansin natin dito, yung kamay ko ay nasa parang scale lang to ng D. Scale lang siya ng D. Di ba? Nasa scale siya ng D. Dito ako kumuha. Pati yung ating hand
position, yung ating finger position natin ay nakaganto na, parang di na siya, nakaganto na siya. So kapag tutugtog tayo ng melody, alamin natin ano yung pinakamadaling paraan para makuha ko lahat ng karamihan ng notes ay matugtog ko nang hindi pag-alagala yung aking kamay. Okay? O pati yung mga daliri natin. Kasi yung iba, ang ginagawa natin, ganito. Gagamit lang tayo ng tatlong daliri o kaya isang daliri, gaganon-ganon lang tayo, which is mahirap. Okay? So kaya tayo may limang daliri para magamit natin lahat. Gamitin natin lahat, utilize natin. At hanap lang tayo ng magandang spot para matugtog natin yung melody. So for this case, ito yung aking nakuha. The easiest way. So nagsimula ako ng thumb and then dun sa kanyang unang note na D. Mapapansin natin dyan halos hindi ako lilipat ng aking hand position. Pansin natin, ito lang siya. Hindi siya lumipat ng position niya. And of course, dahil kukuha tayo ng mababang nota, sa B, yung kasunod, yung sa You look so beautiful in white. Okay, dito yung nota niya. A-adjust ko lang yung aking kamay. Ah, diba? Mas madali siyang tugtugin. Kaysa naman dun sa disorganized yung ating pag-play ng melodies. So mas maganda kung i-organize muna natin yung ating hands, yung ating hand formation para mag-follow na rin yung mga notes. Okay? So that's it for the melody. And then pag pinagsama natin siya, ganito siya. Okay, and then uulitin lang uli natin. Tapos tonight. And diretso uli yan sa intro. Then verse 2. Sa verse 3. So sa verse 3 natin, pareho lang din yan ng verse 1 pati ng verse 2. And then yung chorus, the same lang din. Okay? So pag tinugtog naman natin yung chorus sa advanced level niya, gagamitin lang uli natin yung pattern kanina. Ganito yung kanyang kakalabasan. Ito medyo nakakalito to. Pero kung advanced player tayo, alam ko na magagawa natin siya ng paraan sa pagpapractice. Kasi timing yung ating susundan dito. Pati yung mga notes na tatama dun sa yung kung kailan magsasabay yung right hand, kung kailan hindi sila magsasabay. This is the first way. Okay, isa pa. And then yung pangalawang way ng pagtugtog ng advance, ganito siya. Thank you.
that's it. So para sa bridge, meron tayong chords na B minor, G, D, A. And then uulitin lang uli natin yan. B minor, G, A, and then magiging B. Hindi B minor, magiging B na siya. Okay, dun sa last part ng ating bridge. So, explain ko mamaya kung bakit nangyari yon. So, this time, aralin muna natin yun sa kanyang bridge. So, sa alam na natin yun sa left hand. Sa left hand, ganun-ganun lang din tayo. Basic-basic lang din tayo ng chords. Okay? And then, pagdating naman sa melody, ito siya. Hi future pianists and keyboardists, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, aaralin natin yung kantang Beautiful in White ng Westlife na nirevive naman ng kanilang isang member na si Shane Phelan. Okay, but before that, kung tayo ay bago lamang sa ating channel, you can hit the subscribe button and the notification bell as well para updated po tayo sa mga new uploads natin na videos. So before we start, shoutout muna tayo kay Jeanette. Okay, but before that, shoutout muna tayo kay Jeanette, isa sa mga subscriber natin na tumutugtog din ng piano. And you can also check her YouTube channel. May mga covers din siya doon na kanta. Especially if we are super beginners, pwede nating kuhanan ito ng inspirasyon kung paano siya tumutugtog ng piano. So you can subscribe to her YouTube channel. Okay, so without further ado, let's start. So para sa lesson na to, aaralin natin yung basic chords pa rin. Isasama na rin natin dito yung advanced chordings natin. At yung mga tips and techniques na pwede natin gamitin para mas mapaganda yung kantang ating tutugtugin. So it is for super beginners at saka sa mga advanced players natin. Para sa kanyang intro, ito yung kanyang chords. Tutugtugin ko muna and then saka ko siya idedemo. Diba parang katunog lang siya ng canon. Ganun din yung intro ng canon. So ang ating ginamit na notes dito, pati chords, sa left hand muna tayo, ay D, A, B minor, F sharp, G, D, G, A. Okay, take note, basic chords lang yung ating ginamit. And then, tsaka naman natin lapatan ng melody sa kanan para sa intro natin. Pagsabayin natin ulit. So observe natin yung timing and then let's proceed to verse 1. So para sa verse 1, tutugtugin ko muna uli siya. Tsaka natin siya i-explain or i-demo. Para sa basic natin. That is for the verse 1. And then actually kung
itutuloy natin yung sa verse 2. The same lang din naman yung chords niya. Ito lang din siya. Pareho lang, di ba? So, titingnan natin, isa-isahin natin. Para sa left hand, pareho lang din yung ginawa natin sa intro. Kung ano yung ginawa natin sa intro na chordings natin, kung paano natin siya pinlay, the same lang din yung gagawin natin sa verse 1 pati sa verse 2. Actually, pati hanggang chorus, the same pa rin siya. And then sa ating kanan naman, ito yung kanyang melody. Okay, that is for the verse 1 and then for the verse 2. So, tututugin ko ulit. And verse 2. And then para sa advance naman, kung tutugtugin natin ng advance itong verse, gagamit tayo ng arpeggio, octave and arpeggio, gagamit tayo sa left hand. So, pwede natin subukan yung ganito muna. Isasabay na natin yung sa kanan. Observe natin yung left hand natin, pati yung timing sa kanan. Para sa mga advanced players po ito. That is for the verse 1. And for the verse 2, pareho lang din. Okay? So that is the one of the ways kung paano natin tutugtugin siya sa advance. Meron pang isa. Ito pa yung isa. So, ang gagawin natin, babalik lang tayo. Ito yung una, di ba? And then, ito yung pangalawa. Napansin natin, bumalik lang tayo din sa A. D, A, D, A. Okay? And then, A, E, A, E. And the rest of the chords, ganun lang din sa left hand natin. So, kapag yan, pinagsama-sama natin ulit with the right hand. Number 2. And then, let's proceed with the chorus. So, tutugtugin ko muna yung kaniyang melody. Kasi alam na natin yung sa left hand. Yung sa left hand natin, ganun lang din. Bagsak-bagsak lang din kapag sa ating basic chords. Ay, pareho lang din yan.
Okay? So meron ng pagbabago ng chords. Kanina dumaan tayo sa G, D, and then G, A. Pag sa chorus, bagsak niya ay G, D, tapos A. Hindi na tayo babalik na sa G. Okay? So para sa right hand natin, melody ng ating chorus. Babagalan ko muna. That is the first line ng chorus. And then the second line, pareho lang din. And that's it. So, mapapansin natin dito, okay? So, listen very carefully. Mapapansin natin dito, yung kamay ko ay nasa parang scale lang to ng D. Scale lang siya ng D. Di ba? Nasa scale siya ng D. Dito ako kumuha. Pati yung ating hand position, yung ating finger position natin ay nakaganto na. Parang D na siya, nakaganto na siya. So, kapag tutugtog tayo ng melody, aalamin natin ano yung pinakamadaling paraan para makuha ko lahat ng karamihan ng notes ay matugtog ko nang hindi pag-alagala yung aking kamay. Okay? O pati yung mga daliri natin. Kasi yung iba ang ginagawa natin, ganito. Gagamit lang tayo ng tatlong daliri o kaya isang daliri, gaganon-ganon lang tayo, which is mahirap. Okay? So kaya tayo may limang daliri para magamit natin lahat. Gamitin natin lahat, utilize natin. At hanap lang tayo ng magandang spot para matugtog natin yung melody. So for this case, ito yung aking nakuha. The easiest way. So nagsimula ako ng thumb and then dun sa kanyang unang note na D. Mapapansin natin dyan halos hindi ako lilipat ng aking hand position. Pansin natin, ito lang siya, hindi siya lumipat ng position niya. And of course, dahil kukuha tayo ng mababang nota, sa B, yung kasunod, yung sa You look so beautiful in white. Okay, dito yung nota niya. Adjust ko lang yung aking kamay. Diba? Mas madali siyang tugtugin. Kaysa naman dun sa disorganized yung ating pag-play ng melodies. So, mas maganda kung i-organize muna natin yung ating hands, yung ating hand formation para mag-follow na rin yung mga notes. Okay? So that's it for the melody. And then pag pinagsama natin siya, ganito siya. And then uulitin lang uli natin. Tapos tonight. And diretso uli yan sa intro. Then verse 2. Sa verse 3. So sa verse 3 natin, pareho lang din yan ng verse 1 pati ng verse 2. And then yung chorus, the same lang din. Okay? So pag tinugtog naman natin yung chorus sa advanced level niya, gagamitin lang uli natin yung pattern kanina. Ganito yung kanyang kakalabasan.
Ito medyo nakakalito to, pero kung advanced player tayo, alam ko na magagawa natin siya ng paraan sa pagpa-practice. Kasi timing yung ating susundan dito, pati yung mga notes na tatama dun sa yung kung kailan magsasabay yung right hand, kung kailan hindi sila magsasabay. This is the first way. Okay, isa pa. And then yung pangalawang way ng pagtugtog ng advance, ganito siya. That's it. So para sa bridge, meron tayong chords na B minor, G, D, A. And then uulitin lang uli natin yan. B minor, G, A, and then magiging B. Hindi B minor, magiging B na siya. Okay, dun sa last part ng ating bridge. So, explain ko mamaya kung bakit nangyari yon. So, this time, aralin muna natin yun sa kanyang bridge. So, sa alam na natin yun sa left hand, ganun-ganun lang din tayo. Basic-basic lang din tayo ng chords. Okay, and then pagdating naman sa melody, ito siya. Okay, so pag pinakinggan natin yun sa bridge kasi, yung umpisa nun, maraming lines, okay? Maraming notes tayong ipipress. Pero ang gagawin natin, isa-isahin lang natin. Gagamit lang tayo siguro mga apat na notes para mapag-compress yung napakaraming lines na binanggit dun sa bridge. Okay? So ito siya. Okay, ganun yung magiging bridge niya. So, mangyari dito, magkakaroon tayo ng tinatawag na transposition. Okay, papaliwanag ko yung transposition later on. Tutugtugin muna natin yung, pagsasamahin muna natin yung kanan pati yung kaliwa. Okay, so B minor siya. Nauna yung B minor. And then yung melody. Okay, ang bagsak niya, ang panihuling bagsak niya sa left hand ay E. So, ano yung mapapansin natin dito? Napansin natin na tumaas yung key, okay? So, ang key ng, nagsimula tayo ng D dun sa ating Beautiful in White. And then, pagdating dun sa transition o dun sa transposition na tinatawag natin,
transpose, nag-transpose tayo from D naging E, yung kanyang key. Kaya bumagsak tayo ng E. Diba? So, mapapansin natin kapag binuo natin yan, ito yung kanyang kabuuan ng bridge, and then transpose tayo ng chords into chorus. Ganito yung mangyayari sa kanya. Ito yung last part ng bridge. Last part na itong pinutugtog ko. Then B. Okay. So, another melody naman tayo sa chorus na to kasi nag-iba tayo ng keys. So, pag nag-iba yung keys natin, pati yung nag-transpose tayo from D to E, hindi na tayo gagamit nung melody ng D, pati yung scale ng D. Hindi na tayo gagamit nito. Ang gagamitin na natin ay yung scale ng E. So, scale ng E na yung gagamitin. Yung scale ng E yung gagamitin natin. Okay? So, ganito yung mangyayari sa kanya. Para sa ating chords ay magkakaroon tayo ng, kaninang chords natin ay D, A, B minor, F sharp, G, pati D, dun sa chorus. No part. Ngayon, ang mangyayari sa kanya, since nag-transpose tayo, tumaas yung ating note, pati yung chords ay tataas din. So, magiging E, B, C sharp minor, then balik sa B, A, E, and then B. Okay? So, tataas siya ng chords. Para sa kanyang, tutugtugin ko muna and then tsaka natin ipi-play. For as long as I live, I love you. Nasa scale na siya ng E. Scale to ng E. Another one. Okay. And that's it for this video. And God bless.